Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat, huwag ipagmalaki ni numan ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit inyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahamak kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad.
Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami pinag-uusig. Tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ng habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya, nang lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay, wawasakin niya't walang mabubuhay. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri magpakailanman. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos nigisin ng kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, bakit hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito.
binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ebanghelyo, si Jesus at ang mga Pariseo ay muling nagkatagpo at ang mga Pariseo ay tinuturo ulit kay Jesus na siya'y lumabag ulit sa katuruan o kasanayan nila tuwing araw ng pamamahinga. Ang binibigyan diin ng mga Pariseo yung nakasanayan, yung nakagawian nila. Pero ilang beses itinuturo ni Jesus sa kanila na ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Na sana ang magbibinipisyo sa araw ng pamamahinga ay ang tao, hindi tila'y maging pabigat na pagsunod lamang. At tinitignan ng Pariseo yung nakagawian. Pero ang tinitignan ni Jesus, yung pangangailangan. Kaya ang binigyang halimbawa ni Jesus sa mga Pariseo ay nung si David ay nagutom at kinain niya yung tinapay na handog sa templo. Nasabi niya, saserdote lang ang pwedeng kumain. Pero dahil may pangangailangan si David at ang kanya mga kasama dahil nagugutom, sila ay kumain. Marahil ito rin ang pangangailangan ng mga alagad ni Jesus. Sila ay pagod, nagugutom, kaya kailangan nilang kumain. Maganda rin sana bilang mga Kristiyano at deboto na hindi lang sa nakagawian o nakasanayan ang binibigyang pansin natin. Kung hindi, handa rin tayong matuto, handa rin tayong maturuan kung sa ano ang dapat kailangan. Naalala ko, no, may kinausap kami at pinaalalahanan namin siya. So, pag magsaserve ka, wag mong gagawin to, mas magiging mabuti yung pagsaserve mo kung ito ang gagawin mo. At sabi nung taong yon, eh bakit niyo ko papakialaman? Matagal ko nang ginagawa ito. Ito lang nakasanayan ko. Ito na yung nakagawian ko. Minsan, no, ang binibigyan diin natin, yung nakagawian, yung nakasanayan, hindi yung kailangan para tayo ay lumago. Kaya maganda rin sa ating buhay Kristiyano, ano yung mga bagay na parang tinitignan natin, eto nakasanayan ko eh, eto yung nakagawian ko eh. O tungo sa ano ba ang pwede kong mula sa nakasanayan, ano pa ba ang pwedeng umusbong doon na pagbabago at pagiging mas mabuti kaysa kahapon. Dahil ang ating pananampalataya hindi lamang nakatingin sa panlabas. Hindi nakatingin at nakatuon sa anong nakikita ng tao. It is not only a physical manifestation. Pero sa ating pananampalataya, pinakamahalaga ang laman ng puso. Ang pusong nakikinig, ang pusong handang mahubog, ang pusong handang baguhin ang sarili at sumunod sa Diyos. Ito mga paanyaya at patuloy na imbitasyon sa atin bilang Kristiyano na lumago sa grasya ng Diyos. Tignan ano yung kailangan, hindi lamang yung nakasanayan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa lahat bilang kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Ang ating itugon, sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga Kristiyano naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Panalangin tayo. Sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang pangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumi ng Diyos. Manalangin tayo. Sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga pumanaw naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Sige pinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong pinapayat alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo, muling natanggapin alay sa salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birheng bilang iyong abang alipin
na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Muli kanyang inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa'y wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignang mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, and Instagram account, Threads account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal ang pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Narinig po natin yung announcement kanina no tungkol sa ating mga Facebook at social media accounts. Kaya hinihikayat po namin kayo, ang mga kadiboto, na lalo na po ang mga nakikiisa sa online, no? Na para updated tayo sa mga misa dito sa simbahan at sa mga gawain ng simbahan ay
follow niyo po ang ating Facebook, lalo na po ang YouTube account natin. Sapagkat dun sa YouTube ay maraming mga peke na account na dinadala ay kunyari Quiapo, no, pero hindi naman. No, maraming mga pagkakataon na nakarating sa amin, no, na ang pinapalabas na misa ay replay 3 years ago pag Sunday Mass, no. May kaibigan ho ako lumapit sa akin at nag-text sa akin at sabi, Father, nagsimba ho ako ng alas 6. Si Monsignor ding po pala yung nagmisa, ano? Asagot ko, ha? Eh, paano yun? Nasa Canada siya. Ako yung nagmisa. Ay ko, sinabi ko sa kanya, baka replay yan. Kasi may mga account sa YouTube na nagpapalabas ng misa ng Quiapo na nire-record nila 3 years ago at piniplay nila ang nakalagay. Quiapo Live Mass. Tapos ang nakalagay, petsa ngayon. Oh, panloloko na yun, no? O kaya naman, minsan nakalagay sa search ay Quiapo Live Mass, tapos yung date ngayon, tapos yung thumbnail na picture ay picture ng Nazareno. Pero pag-click mo, iba na yung, iba yung misa, hindi dito sa Quiapo. No, panloloko rin ho ang ginagawa nila. Kaya po, para tayo din ho, bilang mga deboto, na nais magkaroon ng koneksyon na espiritual sa simbahan ng Quiapo at sa mahal na pong Jesus Nazareno, lalo na po ang mga nasa bahay at ganun din po ang mga nasa ibang bansa. Follow po ninyo ang ating mga official, no, Facebook, social media accounts, lalo na po ang ating YouTube account. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.